Hello mga bata, magandang araw sa inyong lahat. Nagagalak ako na ibahagi sa inyo ang kwento patungkol sa ang alibughang anak. At ito ay mapabasa mula sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ang ating memory verse ay mula sa Luke chapter 15 verse 32. Bago tayo magsimula ng ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Okay mga bata, ipikit ang mata, iyuko ang ulo, at damahin natin ang presensya ng banal na espiritu. Tayo ay manalangin. Ama, dakilang banal, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong pangalan. Salamat po sa sandaling ito at kami ay muling mag-aaral ng iyong salita. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naisip man po namin ito o aming nagawa. Tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong salita. Bigyan mo po kami ng bukas na puso at isipan. Bigyan mo rin po ng sapat na kaalaman ang aming tagapagturo. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay mga bata, tayo ay magsimula na.
At sinabi ni Kristo Jesus, may isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na po sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nagkaroon siya ng marami na kaibigan. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at naghirap siya. Ang kanyang tinatawag na kaibigan ay ayaw na siyang kilalanin. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang tagaroon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto niyang kainin kahit pagkain ng baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito, halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya, Madali! Dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Nang malaman niya na bumalik ang kanyang kapatid at pinaghanda pa ng kanilang ama. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay, kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakuusapang pumasok. Pero sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako pinaghanda kasama ang mga kaibigan ko. Sumagot ang ama, Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muli na nakita. Okay mga bata, tayo ay tapos na sa ating kwento. Tayo ay tutungo na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral. Ano nga ba ang itinuturo sa atin ng kwentong ito? Ang tinuturo sa atin ng kwentong ito ay pagpapatawad o forgiveness. Gaya ng magandang balita, ang Diyos ay patuloy na naghihintay sa mga makasalanan na magsisi sa kanilang kasalanan at tanggapin si Kristo Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito na ang huling bahagi ng ating pag-aaral, question and answer. Unang tanong, ayon sa Bible, sino ang nagkwento patungkol sa alibughang anak? A. Kristo Jesus. B. Marcos. Pangalawang tanong,
Ano ang aklat sa Bible na pinanggalingan ng kwento? A. Lucas. B. Juan. Pangatlong tanong, sino ang nagsabi sa ama na kukuhanin na niya ang bahagi ng kanyang mamanahin? A. Bunso. B. Panganay. Ikaapat na tanong, ano ang naging trabaho ng bunsong anak nang maubos na ang kanyang pera? A. Tagapag-alaga ng baboy. B. Tagapag-alaga ng aso. Panghuling katanungan, ano ang naramdaman ng panganay na kapatid nang nagbalik ang bunso? A. Nagalit. B. Natuwa. Mga bata, tayo ay tapos na. Tayo ay manalangin. Okay, mga bata, ipikit ang mata, iyuko ang ulo, at namahin natin ang presensya ng banal na Espiritu. Ama, dakilang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa po ay huwag naming kalimutan ang kwento patungkol sa pagpapatawad at pagmamahal. Manatili po ito sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen. Let's sing Do Lord. Do Lord, oh Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh Do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh Do Lord, oh do remember me. Look away beyond the blue. I got a home in glory that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Look away beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Look away beyond the blue.